May nagpapot po sa atin ng mga katanungan kung ano pong mga requirements na kailangan para makapagbiyahe din po sila ng mga livestock, mga ganda. So, aking pong isa-isahin yan sa biyahe po ngayon. Samahan niyo po ako, mga ganda, para alamin ang mga requirements, kung paano po tayo makapagpatawid ng mga baka natin o livestock natin sa Luzon. Hello mga ganda! Tapos na po tayong mamili ng ating mga livestock, mga baka po natin. So, panahon na po para kumuha tayo ng travel permit, mga ganda. But before that, kailangan po muna natin i-disinfect ang ating sasakyan. Kasi kailangan natin i-video yan. Pagkatapos, ipapasa po natin doon sa kanila. Patunay po na na-disinfect na natin ang ating sasakyan. Isa po yan sa requirements para makakuha tayo ng travel permit. So, ikakarga na natin ang ating mga napamiling baka, mga ganda. Tara, samahan niyo po kami. Ayan po, binababa nila yung mga ugabhang o mga rice hull. Kasi kailangan po yan, mga ganda, kung magkakarga tayo ng baka para po ma-minimize po yung baho. Ma-minimize po yung baho habang nagbebiyahe at sumasakay ng barko. Ayan. Ayan po yan ang gamit na rice hull. Para pag tumai po sila, hindi po babaho masyado. Ayan. So ready na ang team para iakyat ang ating mga napamili. Sadyang napakahirap magpakyat ng mga baka sa truck. Mayroong mga tamad talaga na baka, oh. Ayaw kumakyat. Ayan. Ayan po yun. Tsaka papaakyatin po sila sa second beaker. Run. So yan, isa ulit. Hanggang sa mapuno ang truck. Hello mga ganda. So ang isang requirements para po makakuha tayo ng travel permit para sa ating mga nabiling hayop ay kukuha po tayo ng police clearance dito sa Sibalom Police Station, mga ganda. So meron po ako dito mga credentials ng isa-isa. Credential po ito isa-isa ng ating mga nabiling baka, mga ganda, at bibigyan po nila isa-isa rin ng clearance. So i-check po nila dito kung tama ba ang nilagay na credential para sa ating mga nabiling hayop. Kung nakaw ba siya o hindi, so bibigyan po tayo ng clearance ng Sibalom Police Station para po sa ating mga baka na itatravel sa Manila or sa Luzon, mga ganda, Batangas. So tara mga ganda, samahan niyo ako sa loob. So ayan na po mga ganda, from all the credentials ng bawat isang hayop na nabili natin, nabigyan na po tayo ng permit to transport, mga ganda, galing sa police station ng Sibalom Antique. Ng atin pong nabiling mga hayop ay hindi po nakaw. So ayan po, naka-indicate kung ano pong kulay niya, ilan pong edad niya, ayan, yung place of origin niya, mga ganda. So kahit yung owner number, ayan. Ayan. So next naman, pupunta na po tayo sa DA, mga ganda, para kumuha po tayo ng health certificate. Ayan po, dito po tayo sa provincial capital ng Sibalom Antique para mabayad po ng inspection fee of the following animals. 32 heads of cattle. Ayan po yung amount.
complete na po yung requirements nating nakuha para magkaroon po tayo or ma-issuean po tayo ng shipping permit. Ayan, ito po yung nakuha nating permit doon sa police station ng Municipality of Sibalom, kung saan patunay po ng ating mga bakal na bili ay hindi po mga nakaw. And then, nilagay po natin ito, binigay natin sa Department of Agriculture ng Municipality of Antique para mabigyan po tayo ng veterinary health permit together with the video natin, mga ganda, na dinisinfect natin yung ating sasakyan. And then after this, kailangan pa rin natin ng permit sa provincial po, mga ganda, for the provincial director. Ayan, sa kampo po naman ito. Ayan, permit ulit para sa transport, mga ganda. And then after this na ma-comply natin itong tatlo, online po ang pagpasa nito para ma-approve po nila na mabigyan po tayo ng ito na po, mga ganda. Kung na-comply na natin ito, tatlong requirements ay shipping permit na po ito, mga ganda. So ready na po. Ready na po ito, mga ganda. Kumpleto na po ang requirements para makabiyahe po ng matiwasay ang ating mga baka. This is a guide kung paano kayo makakakuha ng shipping permit through the NVQSD Secure Access System. Type nyo lang po sa kahit anong search engine ang nvqsd.bai.gov.ph. Click enter at dadalhin kayo nito sa official site ng NVQSD. Kung hindi pa kayo registered, click sign up. Pero kung registered na po kayo, enter your account name and your password and click log in. This is the local shipping permit issuance system of NVQSD. To make the permit, punta po tayo sa application tab, click the drop-down arrow, then click one-time shipping permit. Ito na po ang application entry natin. Sa shipment details, sa category, click lang po ang drop-down arrow, either live, meat, dairy, etc. Pero sa case po natin ngayon, click po natin ang live. Sa purpose naman po, merong commercial, for breeding, for slaughter, and marami pa pong iba. Pero sa case nga po natin ngayon, click for slaughter. For the product source, click local. Para naman po sa origin, kung saan ang galing ang livestock, in the region section, for this case, kung galing ka po sa Sibalom, Antique, it will be Region 6, Province of Antique, Municipality of Sibalom, Barangay District 2. For the sender, type lang po ang inyong pangalan and contact number. For the destination, kung saan papunta ang livestock, same instructions applied. For this instance, kung pupunta po kayo sa Batangas, it will be Region 4A, Province of Batangas, to whichever municipality and to whichever barangay kayo pupunta. For the receiver, type lang po ang pangalan and contact number ng inyong dadalhan. For the mode of transportation, ito po ay kung ano ang mga klase ng transportation ang gagamitin nyo throughout ng inyong shipment. If magta-travel po kayo through land, click nyo po ang checkbox. Sa katabi niyang drop-down arrow, piliin nyo po ang gamit nyong sasakyan. For this case, truck po ang gamit namin. Ang space naman po sa ilalim ay para sa plate number ng inyong sasakyan. If dadaan po kayo sa air or sa ere, same process lang po. Kung dadaan naman po kayo sa water, sa katabi niyang drop-down arrow, pwede niyong hanapin ang mode of transport niyo. For us, we use RORO's. If na-fill up niyo na po lahat, click the Save or Next button. After that, the Add Shipping Item window will appear. For the item description, sa commodity, based sa inyong karga, you can click either cattle, swine, buffalo, at iba pa. Pero sa atin pong case ngayon, click cattle. For the sub-commodity, if may lahi po ang cattle nyo, you can click it, pero sa case po natin ngayon, click native. Type nyo lang po kung ilang cattle ang inyong dala sa quantity and HD/S naman po ang unit. For the age, kahit ang average lang po ng lahat ng cattle ang ilagay. Sa sex, click mixed, and for the age unit, years. Sa tag, click none if wala. After all that, goods na po na i-click ang next. Pero kung may iba ka pang commodity na dala, for example, swine, buffalo, chicken, etc., click save.
Tapos, ulitin lang po ang pag-fill up until lahat po ng commodity ay na-submit. After that, i-exit niyo po muna ang lahat ng floating tabs. Then, i-click niyo ang icon na View Details. Then, go to Requirements. Then, click the Add Requirements icon. We need 5 requirements. Ang una po is the Handler's License. Picturean niyo po ang HL niyo and then click this folder icon at hanapin ang picture ng document. Then, fill up niyo lang ang document number, date issued, valid until, and issued by na makikita lahat sa document. Then, click Save. Same lang rin ang process for the registration of Transfer Courier. Usually, isang permit lang ang Handler's License and Registration of Transport Courier. Next naman po is for the Veterinary Health Certificate. Upload lang po ang file, then fill up document number, date issued, and for the valid until, except sa Handler's License and Registration of Transport Courier documents, all other documents are valid for 3 days. Then, if unregistered ang nag-issue, click lang ang check bubble, then type in the person who issued it and ang kanyang PRC license number na pwede mong itanong sa office. For the PNP clearance showing certificate and ownership naman, find the provincial version of the permit to transport large cattle document and upload it. Fill up the document number, date issued, this is also valid for 3 days and issued by. For the disinfection clearance, just upload the document once again and fill up all necessary detail. After you have saved everything, all 5 documents should be listed like this. Then, click lang ang checkbox next to the Add Requirements icon to select all the documents. Pagkatapos po, click lang ang orange button, Attach the selected documents. After it's attached, exit the tab and click the icon Submit the application. Pagkatapos po nun, just wait for the status to be approved at tapos na. Meron ka na ngayong shipping permit. All you need to do is print it.